First lesson we have to learn. Do not test the Lord your God. Huwag niyong subukan ang Diyos. Because it will blow up on your face. Sasabog yan sa mukha mo. If you try to trap God or put God on a spot, yung gagawin mo, sasabog sa mukha mo. And it did happen to them. Okay? Ang unang sagot ni Lord sa kanila, sabi ni Lord sa kanila, hypocrites. Yan ang unang tanong ni Lord. Sagot ni Lord sa kanila, ipokrito. Okay? Because Jesus already knew what was in their heart. Jesus already knew that they were trying to put Him on a spot where He will get into trouble. Alam na ni Lord yan. Kaya sabi ni Lord, hypocrite. Bakit hypocrite? Eh, tingnan mo naman yung unang pasakalye nila when they approach the Lord. Lord, we know you're a good teacher. Lord, we know that you speak the truth. Lord, we know that you are a very just person. Anong ginagawa nila? Binubola nila ang Diyos. Ano sa English yung binubola? Can anybody tell me? Sa English yung binubola? Ball? Hindi siguro, mali. May expression sa English, you're pulling my leg. Parang ganyan. Niloloko nyo lang ako. And you know, sometimes ganyan. No. Second lesson, huwag nyong subukan lokohin ng Diyos. Sasabog din yan sa mukha nyo pag ginawa nyo yan. That's why when they approach the Lord, they say, oh, you're a good teacher. Lord, napakabait mo talaga. Lord, you're so honest, you're so sincere, you know. They tried to flatter him with their lips. But the Lord said to them, hypocrites. Okay? Is it lawful to pay our taxes? Sabi ni Lord, hypocrites, show me the coin that you pay for your taxes. Labas ka agad yung pera. Akala ko ba galit sila sa Rome? Patawak nila yung pera ng Rome. Diba? That's hypocrisy. They say that they hate the pagan government. They say they hate the government, but they carry the money of the government in their pockets. Hawak nila. Hypocrites. Diba? Galit tayo sa corruption. Sino sa inyong galit sa corruption? Yeah, talagang ayaw natin. Doon sa amin, merong tumatakbo na kagawad doon. And every time mag-election niya, siyang kumukuha ng basura namin. He runs for kagawad in our barangay. And every Saturday, siya mismo kumukolekta ng basura namin. And every morning, pag nakikita ko siya, linalabas ko yung basura namin, good morning sa akin. Father, good morning. Can I get your garbage? Kasi sinabi ko sa asawa ko, bubutohin natin to. Eh sabi nila, korap yan eh. Eh wala eh, parang mabait naman. You see, sample yan. Kahit korap, kung nakikinabang ka, okay na lang. Diba? Galit tayo sa magnanakaw, pero pag nakikinabang tayo sa nakaw niya, okay lang. Kulturang Pilipino. So pag nanalo na siya, and he wins all the time, nananalo talaga siya. When he wins, pag nanalo yan, hindi mo na makikita. Dadami yung basura mo sa labas, walang kukuha. Okay? Kukunin na naman pag malapit na naman yung election. You see, we fall into the trap all the time. Yan ang hypocrisy. No? Galit na galit tayo sa mga government officials na corrupt. Tayo naman ang bumoto sa kanila. Okay? We're the ones who put them into office. Ganyan na lang yan palagi. Etong election, boboto tayong lahat. Labas yung pera. Babaha na naman ang pera. Pagkatapos ng election, reklamo tayo ng reklamo
sa mga opisyalis na binoto natin. That's hypocrisy. So Jesus confronted them and sabi nila, is it lawful for us to pay our taxes? If he say yes, he'll get into trouble. If he says no, he will still get into trouble. So ang sinabi ni Lord, give me a coin that you give for the taxes. And they gave him a denarius. It's a coin. And this is what Jesus asked them. Whose portrait can you see in this coin? Whose image and whose inscription can you find in this coin? And they answered, it's Caesar's. Then itong napakagaling sagot ni Lord. Hindi niya sinagot ng yes or no. Is it lawful to pay taxes? The Lord said, well, kung mukha ni Caesar ang nandyan sa coin na yan, then you give to Caesar what belongs to Caesar, and you give to God what belongs to God. So it's not a yes or no answer. And they were so shocked, so amazed at the wisdom of our Lord Jesus Christ. Nagulat pa sila sa wisdom niya. Diyos na yan. Amen? Wala kang laban dyan. But the thing I would like you to remember today when we go home, nung sinabi niya, you give to Caesar what belongs to Caesar, when you look at the coin, kaninong mukha ang nandyan? And at that time, yung coin na yan, yung denarius na yan, it has the profile image of Tiberius Caesar. But at the back of that coin, may nakasulat dyan, Tiberius Caesar, son of Augustus Caesar, the one God. So, si Augustus Caesar was made God by the Romans. So, yung anak niya na si Tiberius, automatic Diyos din. Yan ang nakasulat sa coin. And Jesus said, okay, if it has the face of Caesar, it has the inscription of Caesar, you give it to Caesar. But you have to give to God what belongs to God. Amen? Why? Why? Because when you look at yourself in the mirror every morning, whose image do you see? Amen? Our coin has the image of man. Lalo na yung coins natin ngayon, di ba? Mukha ng mga heroes natin. Kaya nung binalita na yung 20 peso bill, gagawin ng barya, inisip ko kaagad, bibigat ang offering natin. Hindi dadami, bibigat lang. Kasi yung papel, magiging barya na. Okay? Di ba pag naglagay ka ng 20 pesos sa offering envelope, ang ganda kasi papel eh. Ngayon yung 20 pesos mo na ibibigay sa envelope mo, barya na lang. Coin na siya. Okay? When you see the coin, you see the image of man, you give what belongs to man. Sabi niya, give what belongs to Caesar. But when you look at yourself in the mirror every day, can you see God in your face? Because in Genesis, the scripture says, we were created in the image and likeness of God. No creature in the entire creation has that image of God. Only man, only you and me, we have that image. So when you look at yourself in the mirror and you see God, this is the next question I would like you to ask yourself. Do I give to God what belongs to God? The taxes, it belongs to the government, you give it. But your life, your love, and your fidelity, your loyalty, it belongs to God who created you. And now, ang question natin ganito, do you give to God what belongs to God? Do you give your obedience to God?
Do you surrender your fidelity and loyalty to God? That is a good question that we must answer. Yung sagot niyan will lead you in your life. Good or bad, depende sa sagot mo. Who do you see every time you look at the mirror? Ang hirap naman, pag tinignan mo yung mirror, pera ang nakikita mo. Di mukhang pera ka na. Diba? When you look at yourself in the mirror, we should see God in us. And this is what I love about coming to church every Sunday when we come together. We come together every Sunday, and every time we come together, when I see you, you see me, we see the image of God in our community. Wherever I look, I see the image of God. I see the face of God in my brother, in my sister. And it reminds me na kung anong mukha mo, anong image ang nakikita ko sa iyo, ganon din ang nakikita ko pag tinitingnan ko ang salamin tuwing umaga. See the image of God. Now the question is, do I give to God what belongs to God? Bakit hindi ko binibigay? If His image is inscripted in me, then why am I not giving to Him what belongs to Him? And more than the image of God in your face, tandaan natin at huwag kalimutan, yung mukha natin nakaukit din sa puso ng Diyos. You may not see your face on a coin. You may not see, hindi mo makikita yung mukha mo sa pera, pero sigurado ako, yung mukha natin, mukha mo, mukha ko, nakaukit yan sa puso ng Diyos. Nakasulat yan, ang pangalan mo. Amen.